Hello po. Magluluto naman po ako ngayon ng ginataang kalabasa na may sitaw at hipon. Ayan, nakapagpainit na po ako ng mantika. Lalagay na tayo ng bawang. After ng bawang, isusunod na po natin agad ang sibuyas. Isang malaking buong sibuyas po yan, yung bawang naman ay 5 piraso. And after nyan, susunod ko po yung sitaw. Ayan, para lumambot na rin siya agad. Para sa akin kasi po, mas matigas ang sitaw, mas matagal siyang malita compare sa kalabasa. Dahil ang kalabasa ko ay malinipis lang ang hiwa ko. Malinipis lang at maliliit para sakto sa bibig. Ayoko kasi na matataba. After, next natin ang kalabasa. Hulaan natin siya ng mga 10 minuto. Tataktan ko na natin. Three minutes. Then after 3 minutes, let's check. Talagyan na po natin siya ng alamang. Kunti lang muna, tapos mamaya pag kailangan dagdagan, saka lang natin siya dagdagan. 1 tablespoon. Mahalin natin siya dyan para kumapit na yung lasa sa gulay. Bango. Then, sunod na po natin ang gata. Ayan, isang pure na gata. Kaya siya na ganyan, galing kasi sa freezer, sa namuo. Pero mamaya matutunan na naman. Pakulaan po natin ng mga 3 minutes ulit. Hindi ko pala nabanggit kanina, lalagyan ko rin pala ng malunggay ang aking ginataan. Let's check. Lalagyan po natin ng paminta. Hindi ko na muna lalagyan ng asin kasi gawa ng alamang na masyadong paalat. Then, nalagay na po natin yung hipon. Ilang minuto lang po, mabilis lang naman maluto yung hipon. So, kung gusto nyo masabaw-sabaw yung gata, ay yung
ginataan ninyo, pwede po kayo mag-add ng water. Pero ako, gusto ko kasi yung medyo tuyot. Para pure gata lang siya. Ako na may halong tubig. Kukuluan pa po natin yan ng 3 minutes ulit. Okay, after 3 minutes, let's check. Wow. Smells so good. Lalagay na po natin yung sili kasi gusto yung medyo spicy. Yan. Ako gusto ko maanghang. Mahilig kasi kami mag-asawa sa maanghang. So, hindi na lilimutan ng sili. Gawin natin. Yan. Konting minuto na lang at pwede na nating iserve. Pero, bago yun, ilalagay ko ang malunggay. Taglilimang pisong malunggay. Isang taglilimang. Pag naluto naman yan ay kaunti na lang dahil nakayos yan. Haluin natin para gusto ko sa malunggay half cook lang. Kaya po, ilang, mga isang minuto lang po, papatay na yung stove. Para, nandun pa din yung sustansya niya, hindi namatay sa pagluluto. Pakukulayan natin ng 1 minute, then, pwede na natin siyang serve. 1 minute. Close. Okay, let's check. Ayan. For 1 minute, wala po siya. Thank you for watching. Pwede na po natin itong i-serve. Try nyo rin po. Masarap po siya. Nasa inyong panlasa na po kung gano'ng karaming alamang or maglalagay pa kayo ng asin or gata. Depende na yan sa inyo. Maraming salamat po sa pag-watch. At kung di pa kayo nakaka-subscribe, sana po ay subscribe kayo and then click the bell button para po ma-update kayo kung meron man po ako mga bagong upload. Thank you!